Sige po, tayo ay dumulog sa Diyos ng Tipan. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa napakabuti at napakamapagbiyayan yung mga salita, mga kaparaanan na para sa aming kabanalan. Ipapasalamat kami ng lubos dahil ikaw ay buhay na Diyos. Pinapakita mo yan at patuloy na ginagawang malinaw para sa bawat isa na sa inyo yung umaasa. Maraming maraming salamat po. Tunay na walang sino man sa amin ang may kabutihan hiwalay sa inyo. Nagpapasalamat kami dahil patuloy ang pagpapakilala nyo ng inyong sarili sa amin. Walang kaligtasan ang sino man kung hindi mo niluwalhati ang sarili mo. Kaya tulungan nyo ang bawat isa na patuloy na makita at kilalanin na ang kaluwalhatian ay sa inyo. Ang dapat luwalhatiin ay ikaw. Ikaw ay banal, karapat-dapat ng pinakamataas na respeto. Ang lahat ng aming kayang ibigay ay dapat ibigay namin ng may pinakamainam dahil ikaw ang karapat-dapat na Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, humihingi ng patnubay at pagsama ninyo dahil walang magsisimula o napakapangit ng simula kung hindi ikaw yung simula. Kaya patuloy, nagpapasalamat kami sa ginagawa mo sa bawat isa, sa mga kapatid, sa CCRBC, na patuloy na ikaw ang nagtatatag, ikaw ang nagpanatili nung sila ay nasa outreach pa lang. Nagpapasalamat kami dahil sa loob ng halos 2 taon, eto, ikaw, pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na dumidinig ng panalangin, ikaw ang Diyos na patuloy na pinapakita ang kahigitan mo, ikaw ang Diyos na humahango sa aming mga kasalanan, tunay ka at tapat. Yung mga bagay na hindi namin nakikita, ikaw ang nagpapakita. Yung mga dapat ituwid na hindi namin, na binabaliwala lang namin, ikaw yung nagtutuwid. Kaya nagpapasalamat kami dahil hanggang ngayon, nananatili kang Diyos. Papasalamat kami dahil ang kagalakan na meron kami at kahati, nakikihati kami sa kagalakan ng CCRBC, ang Antipolo Reformed Baptist Church ay nakikihati sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Sa kanilang pakikipagtipan, papasalamat kami sa mataas na pagtingin nila sa inyo, sa kagalakan na umiinda ng mga may sakit, hindi lahat dito ay pare-parehas ng sitwasyon. Hindi lahat ng narito ay komportable, hindi lahat ng narito ay maganda yung pakiramdam, pero narito kami dahil sa iisang Diyos, sa tipanan na karapat dapat na simulan sa inyo. Maraming maraming salamat, O Diyos. Dahil ikaw ang nakikita namin na nangunguna sa mga iglesia mo. Maraming maraming salamat. Ito'y tunay na sa inyo. Kaya sana po, Panginoon, sa mga salita na aming pagsasaluhan ngayong umaga, ay patuloy niyong ipahayag ang inyong sarili. Patuloy niyong ipakita yung aming pangangailangan. Hiwalay sa inyo. Ano yung lalakaran namin, kapahamakan. Kaya salamat, O Diyos, dahil nandyan ang inyong salita. Anuman ang mangyari, magdaan man ang maraming panahon, nananatili ang inyong salita, pinananatili mo ang inyong salita. Maraming maraming salamat. We can always go back and take our comfort in your words. May you bless us. May you bless CCRBC for your glory. Patuloy na maitas ka para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Kaya maraming maraming salamat po. Kami inyong gabayan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po. Good morning. Morning pa ba? Madalas na naririnig natin sa pagpasok ng bagong taon, yung kasabihang bagong taon o bagong buhay. I know na January na at halos matatapos na yung buwan ng Enero, pero we are all familiar in that kind of saying. Bagong taon, bagong buhay. Ang pagbabago ng taon ay tinitignan natin na tila ba panibagong pagkakataon para makapagsimula ng tama. Ang mga naniniwala dito, sila na nakitang yung mga nakakita ng kanilang kamalian mula sa kanilang mga nilalakaran ay nagdedesisyon na magkaroon ng pagbabago para maitama nila yung kanilang mga kamalian. At bilang mga Kristiyano, we know that this is not true.
Hindi tayo nakadepende sa pagbabago ng taon o sa pagkakataon. Tayo'y may kasiguraduhan mula sa katotohanan na ipinapahayag ng Diyos mula sa kanyang banal na kasulatan. Kung may pagbabago na kinakailangan, ito'y nakabase sa kapahayagan ng Diyos dahil ito yung katotohanan. If there's a need for change, we change based on the revealed truth of God. This is what Reformation is all about. Yung mga binaluktot na katuruan na lumason sa maraming samahan ay hinahamon at ibinabalik para magsuri sa katotohanan. At salamat sa Diyos dahil ngayong araw ay masasaksihan natin ang katapatan at kabutihan niya para sa mga kapatid natin na dati tinatawag natin na CRO. Eh ngayon, kikilalanin natin bilang CCRBC. Lagi ko nga silang binibiro, kagabi pa. Lamang na kayo sa CRBC. Isang letter nga lang. Ano? At for everyone na hindi pa masyadong kilala kung paano nagsimula yung CRO, just to let you know, sila ay dati ng iglesia na nabuo ng walang formal na pakikipagtipan sa isa't isa. Kung kaya sila ay nagdesisyon ng sama-sama na magkaroon ng tamang simula, and by this time, they want to start right by covenanting together. Sabi nga ni Pastor Noel dun sa isang pangangaral niya, the church is a community of the new covenant of the Lord Jesus Christ. Therefore, it is its proper beginning, the church. The proper beginning of the church is through covenanting. Ang tamang simula para sa iglesia ng bagong tipan na pinapangunahan ng Panginoong Jesucristo ay yung makipagtipan din sa isa't isa. And we agree with Pastor Noel with regards to the importance of covenanting, yung kahalagahan ng pakikipagtipan. Hindi dahil si Pastor Noel yung nagsasalita, kundi dahil ito rin ay pinakita sa salita ng Diyos. Our final authority is the Word of God and not any pastors. No, kaya nga pag tinitignan natin ang bawat pastor, tinitignan natin kung ayon ba yung sinasabi niya sa katotohanan ng salita. Maging mapanuri tayo, hindi dahil matangkad, pogi, maliit, mataba yung nasa harap, eh yun ang pagbabasihan natin. Mukha namang katiwa-tiwala siya. Pwede na. At magaganda ang sinasabi niya. No. As Christians, our final authority is the Word of God. Hayaan natin na makita at mag-agree tayo sa mga, madalas kasi may mga nagko-quote ng mga truths. Sinasabi natin yun ang truths kasi kilala natin yung background nila. Tapat yan. Paano mo nasasabing tapat? Dahil sa salita ng Diyos. Yes, there is no explicit command with regards when we talk about the importance of covenanting, there is no explicit command in the Bible. Walang detailed na sinasabi na, ito, makipagtipan kayo. Wala rin sinabi na, I tell you, covenant together or else. Walang ganun na narinig sa Biblia. But when you carefully examine the relationship na ginawa ng Diyos sa bawat isa, ito ay tumatawag ng isang sagradong pagkukonsidera at isang formal na deklarasyon. No, tandaan natin na ang iglesia ay hindi isang biro-birong samahan, no? Nagbibiroan pero hindi biro ang iglesia dahil ang iglesia ay samahan o mga tao na pinag-alayan ng Diyos ng kanyang sariling buhay. Ang iglesia na pinag-alayan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay ay hindi para ituring natin ito ng may kababawan. Paano natin malalaman ang commitment at mataas na pagtingin ng mga tao sa Diyos at sa iglesia? Naririnig nyo madalas yung ano, paano mo sasabihin na seryoso ka nang hindi mo sinasabing seryoso ka? Tipanan. If you want to safeguard the sacredness of the church, a covenant is a must. We have sacred community because we have a covenant community. Hindi casual yung relationship na meron tayo sa isa't isa. Hindi mababaw na pakikipag-ugnayan yung meron tayo sa isa't isa. Ang relasyon na meron tayo sa isa't isa ay tinatawag na covenant relationship dahil ang ugnayan natin ay sa ilalim ng iisang tipanan. Napakahalaga ng tipanan dahil ito ang nagbubuklod sa mga tao ng Diyos sa anumang panahon. When you look at the Old Testament, when you look at the New Testament, you will see the importance of covenant. Nung bumisita ako sa CRO pa noon,
nung nangaral sa Ephesians, pinakita doon na ang nagbubuklod sa iglesia ay tipanan. Pero hindi lang ito makikita sa New Testament. This is the same with the Old Testament. Sa pangangaral natin ngayong umaga, sa narinig natin na binasa kanina, I want you to see at tignan yung kahalagahan ng tipanan mula sa lumang tipan. Kaya samahan niyo ako muli na tumayo at bigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng ating Diyos. Babasahin lang natin yung verse 10, 11, 12, and 13. So, hayaan niyong muli mapanariwa sa atin ang salita ng Diyos. Ito ang mapagbiyaya at buhay na salita ng ating Diyos. Verse 10, at kanyang sinabi, ako ngayon nakikipagtipan sa harap ng buong bayan ay gagawa ako ng mga kapabalaghan na kailan may hindi ginawa sa buong lupa o alinmang bansa. At ang buong bayan na kasama ay makakakita ng gawa ng Panginoon sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin kasama mo. Tuparin mo ang inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Tignan mo, aking pinalalaya sa harap mo ang mga Amoreyo, mga Kananeyo, mga Hiteyo, mga Perizeyo, mga Hiveyo at ang mga Jebuseyo. Mag-ingat ka na huwag makipagtipan sa mga nakatira sa lupain ng iyong patutunguhan, baka ito'y maging isang bitag sa gitna mo. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana at sisirain ninyo ang kanilang mga haligi at inyong ibubuwal ang kanilang mga sagradong poste. Akaw po na po ang lahat. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. I know every one of us has encountered the book of Exodus. Ito yung pangalawa sa lumang tipan, no? Genesis, Exodus. Hindi mahirap hanapin. Sa mga Bible, sa mga Sunday school, kung saan yung mga bata, pinalaki ng mga Kristiyanong magulang noon, no? Nung tayo ay nasa mga luma pang iglesia na kinabibilangan natin, isa rin to sa madalas na nagiging reference ng mga Sunday school teacher. No, dahil sa Exodus makikita yung Ten Commandments, sa Exodus makikita yung mga himala kung paanong ang Diyos ay nagligtas, di ba? Yung kababalagan, yung mga kakaibang mga nangyari na hindi kayang gayahin. Well, tinatry gayahin, pero at the same time ay napakita na hindi totoo, no? We are familiar with the book of Exodus. At nung niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin ng Ehipto, right after that, sa Mount Sinai ay nakipagtipan ang Diyos sa kanyang mga niligtas na bayan. No? But then again, right after Exodus, no, few chapters after Exodus 20, yung saan nakalagay yung Ten Commandments, immediately makikita natin na ang bayan ng Israel ay binali ang kanilang tipa ng relasyon sa Diyos. At ano yung tipa ng relasyon na binali nila? Yung una, pangalawa, at pangatlong utos ng Diyos. Kailan nila binali ito? When they have created a golden calf. Nung nag-aalala na sila, nasaan na ba si Moises? No, hinahanap nila, sinong mangunguna sa amin? Aaron, kapatid ni Moises. Gawan mo kami ng aming paglilingkuran. Do kinikilala nila ang Diyos, nung ginawa yon, yun ay pagkilala nila sa Diyos, hindi yun yung paraan na inutos sa kanila ng Diyos. They thought they followed the first commandment. But they are breaking the commandment. Hindi ito usapan na tama lang yung Diyos mo. Ito yung usapan na tama ang Diyos mo, pero yung paraan ng pagsamba mo sa Diyos ay paraan ba niya? Pero gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan. And that violates the first commandment, the second commandment, and the third commandment. Hindi yung nagbibigay ng paggalang at tamang paggamit sa pangalan ng Diyos. So makikita natin yung relationship ng first, second, and third commandment, and those are all broken, no? Binali ng ganun lang, ano? At ang resulta nito ay makikita natin na marami ang nawala sa komunidad ng pinagtipang bayan ng Israel. 3,000 of the Israelites were killed after that, no? At bilang tinalagang tagapanguna ng Israel, si Moises ay lumapit sa Diyos. Hinanap niya yung kaparaanan ng Diyos. Hinanap niya yung pagsama ng Diyos. Makikita natin yan sa chapter 33, verse 13 and 16, na nananalangin si Moises on behalf of the Israelites. No? Ituro mo sa akin yung paraan mo.
samahan nyo kami, O Diyos. Actually, ang plead pa nga niya sa verse 15, hindi ako magpapatuloy kung wala yung pagsama mo. Anong punto ng paglalakbay na to kung wala yung pagsama mo? Ganun mismo yung pakiusap ni Moises. No? Walang saysay ang magpatuloy kung wala ang pagsama ng Diyos. At sana makita natin parehas yung ganitong nakita ni Moises. No? Walang saysay ang anumang ginagawa natin. Gaano ka man nasasayahan sa ginagawa mo kung wala yung pagsama ng Diyos. Anong kwenta niyan? Naunawaan ni Moises na yung kalagayan ng bayan ng Israel, yung pangangailangan ng bayan ng Israel, kung gaano kabigat yung kasalanan ng bayan ng Israel, anong ginawa ni Moises? Umapila siya sa Diyos. Hindi siya tumakbo palayo sa Diyos. Nung nagkasala siya, nagkasala yung bayan ng Israel, kinukonsider niya, nagkasala din siya dahil siya yung tagapanguna din eh. So, siya yung federal head nung tipanan sa Mount Sinai. So, makita mo, umapila kagad si Moises. Saan? Sa biyaya ng Diyos. Lumapit siya sa Diyos at ang apila niya ay nasa katangian at karakter ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya, pwede akong lumapit sa Kanya. Wala akong ibang tatakbuhan at wala akong ibang aasahan. Very consistent. No? Nung sinasabi niya na walang kwenta yung paglalakbay namin kahit patungo pa yan sa napakagandang lupa kung wala yung pagsama mo, tapos sinasabi niya, ito yung Diyos na lalapitan ko. Alam mo na hindi siya nagsisinungaling na sinabi niya yun dahil kilala niya yung Diyos, pwede niyang lapitan yung Diyos. Kaya sabi niya sa 34 verse 9, kung saan makikita natin, hiningi niya muli yung pagsama ng Diyos. Samahan niyo kami sa kalagitnaan namin. Hiningi niya yung kapatawaran sa Diyos at sabi niya, tanggapin niyo kami muli bilang inyong mana. Dito makikita natin na ang binigay kay Moises nung hiningi niya yung pagsama ng Diyos, yung kapatawaran sa kanilang kasamaan at kasalanan, yung paghiling ni Moises ng pagtanggap muli sa kanila ng Diyos, anong binigay sa kanila ng Diyos? Mababasa natin yung verse 10. No? Verse 10, ako'y nakipagtipan. Ako ngayon'y nakikipagtipan. Ito yung hinihingi ni Moises. Ang sabi ng Diyos, ako'y nakikipagtipan. Napakaganda, parang sinasabi ng Diyos, kung gusto niyong magsimula muli, magsimula kayo sa tipanan ko. Eh, isipin mo, kahit paggawin natin yung mga tamang pagsamba, eh, para kanino natin ginagawa kung wala naman, para kanino natin ginagawa yung pagsamba na yon kung wala naman tayong ugnayan sa Diyos. Sige, nagbabasa ka ng Biblia, kumakanta ka ng mga biblical na mga kanta, oh, nananalangin ka, pero wala kang ugnayan sa Diyos. Kanino mo ginagawa yung mga bagay na yon? Sa isang peking Diyos. Kung hindi sa Diyos, eh, isa lang ang Diyos eh. Wala kang ugnayan sa Diyos. Hindi mo yung ginagawa para sa Diyos. Ikaw'y naglilingkod para sa hindi tunay na Diyos. Tandaan natin na ang tao ay nagkaroon lang ng ugnayan sa Diyos dahil sa tipanan na binigay ng Diyos. Walang anumang ugnayan ng tao sa Diyos. Ang isang mababang nilalang sa mataas na naglalang. No? Ang tanging paraan para ang Diyos na banal ay magkaroon ng ugnayan sa mga tao ay ang pagpapakababa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang tipan. Ito'y kahabagan, ito'y biyaya, ito'y kagandahan. So walang tipanan, walang ugnayan. Puro kapahamakan. No? Pansinin niyo sa verse 33, chapter 33 verse 7, sabi doon, sino man ang maghanap sa Panginoon, ang ginagawa nila, tutungo sila o pupuntahan nila yung toldang tipanan. So, anong pinapakita nun? Yung importansya ng tipanan. Dahil walang makakakaroon ng ugnayan kung walang tipanan. Kaya ang tipanan sa Diyos ay tinatawagan tayo sa isang malalim at seryosong pakikipag-ugnayan sa Diyos at hindi lang sa Diyos, sa mga tao ng Diyos, sa iglesia. Tandaan natin, ang iglesia sa lumang tipan ay ang bayan ng Israel. Ang mga nasa iglesia, makikita natin ay nagsasama-sama hindi dahil sa mga personal preference, kaya related din to dun sa mga pinag-aaralan natin kanina eh, no? Hindi sa personal preferences kundi dahil nakipagtipan sa atin ng Diyos at tayo ay nakikipagtipan din naman sa Diyos at sa iglesia bilang tugon sa tapat na pakikipagtipanan sa atin ng Diyos.
Ito yung nagbubuklod at nagpapatibay sa bayan ng Israel habang sinusunod nila yung mga mabubuting utos na pinapagawa sa kanila ng Diyos. Yung akala natin na huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. No? Again, babalik ka sa katangian ng Diyos. Pag sinabi niya yon, alam mo na yun ay para sa kabutihan mo. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. No? Kaya kung meron kang dedikasyon na dapat mong pagbigyan ng walang pagdududa at walang pag-aalinlangan, ayun ay walang iba kundi ang Diyos. Nagpatuloy ang iglesia amidst the disappointment in life dahil meron silang binabalikan na tipanan. Isipin mo ha, si Moises, nung nakipag-ugnayan siya sa Diyos, pagbaba niya, yung kapatid niya pa mismo, yung gumawa ng ayaw niyang gawin sa Diyos niya. No? Isipin mo yung disappointment na yun. Pinapangunahan ko itong mga taong to, binibigay ko yung buhay ko dito sa mga taong to. Naalala nyo, halos hindi na makapagpahinga si Moises dun sa Exodus 18, kung saan pinayuhan na siya ng kanyang father-in-law na ito gawin mo. Ang point ko, sana makita natin kung ano yung dedikasyon ni Moises para pangunahan to, tapos ganun lang din yung gagawin nila. See how disappointed Moises is, no? Binasag niya pa nga yung tipanan . Nung una, pinapakiusap niya, huwag niyo pong parusahan tong bayan na to. Tapos, nung siya na mismo, nakita niya yung mismong ginagawa ng mga taong pinapangunahan niya, iba, nagalit, binasag yung bato ng kung saan nakasulat yung 10 utos ng Diyos. Anyway, what I want you to see there is that yung iglesia, o bawat iglesia sa lahat ng panahon, bawat iglesyang itinatag ng Diyos ay pinagbubuklod at pinagtitibay sa pamamagitan ng biyaya ng tipanan. Ang bawat iglesia na tinatatag ng Diyos sa anumang panahon ay pinagbubuklod at pinagtitibay sa pamamagitan ng biyaya ng tipanan. Ngayon ang tanong, ano yung biyaya ng tipanan na makikita natin doon? So tandaan na hindi lang kabanalan, kundi tiyak na kaligtasan yung pwede nating makita. Kaya masasabi natin na ang iglesyang pinagbuklod sa tipan ay merong tiyak na kaligtasan. Yun yung una nating punto, no? Pangalawang punto ay yung iglesyang pinagtibay sa tipan ay merong tiyak na kabanalan. Before I will go further dun sa mga points na yon, I want you to take note of the word tiyak. May kasiguraduhan. And then think of scammers, no? Isa sa mga strategies nila is to assure you, no? Tinitiyak ka niya, no? Parang sinisigurado niya sa iyo, no? Uy, kikita ka ng malaki dito, gawin mo, no? Mas malaki yung ibigay mo, mas malaki yung babalik sa iyo. Sounds familiar ba? Ha? Sadly, no, we've seen this not just on scammers. Nakita natin 'to sa mga iglesia, nagpoproklamang iglesia ng Diyos. Ay mga pinanggalingan natin ng mga iglesia ay ganito, yung ginagawang mga panloloko. And the response of many to that kind of scam is to give their all and end up bankrupt. But again, I want you to be reminded, our God is not a scammer. Tiyak ang kaligtasan at pagpapabanal ng Diyos. Sigurado, pag sinabi niya sigurado, we have more reason to give everything that we have to God dahil hindi kanya lolokohin. Actually, lahat ng meron ka galing sa kanya. Anong panghihinayangan mo? Lahat ng mabuti na pinagpapasalamat mo at ikinasisiyam mo ay mula sa Diyos. Lahat ng mabuting bagay mula sa Diyos. Siya na hindi naghangad ng kahit na anumang kasamaan sa iyo. Mula nung isinilang ka hanggang ngayon, wala. Bakit hindi mo siya pagkatiwalaan? Tignan natin yung unang punto, no? Isang iglesia na pinagbuklod sa tipan na merong tiyak na kaligtasan. Pag sinabi nating pinagbuklod, gusto kong makita nyo yung ideya na pinagsama tapos tinalian. Diba? Walis-ting-ting. No? Pinagsama-sama yung walis-ting-ting tapos may tali sila. Ang tawag doon, buklod. No, yung grafting, halimbawa, sa halaman puputol ako dito, pagsasamahin ko, tatalian ko para maging isa, no? Ang pag pinagbuklod, again, pinagsama. Nung una kasi parang pinagsama lang yung ideya ko doon. Pero meron yung taling nagpapatibay sa kanila.
At pansinin natin, ang focus doon sa verse 10 ay hindi pagsasama-sama ng mga tao ng Diyos, kundi yung pagsasama ng Diyos at ng tao. Banal at makasalanan. Ang pinagbubuklod ng tipanan ng Diyos ay ang Diyos at ang tao. No? Mamaya natin titignan yung tipanan ng tao sa tao. No? Yung equal. But this, we will see the superior and the inferior. Pagtipanan, kung saan ang hindi equal yung nasa kasunduan, ang superior ang nagbibigay ng mga demands. No? Siya yung nangangako at siya rin yung hihingi ng mga demand. Unlike kapag equal, agreement lang yan, kasunduan lang yan. Pantay kayo eh. Gawin mo to, gagawin ko yan, pantay kayo. Pero hindi to katulad nung sa tipanan na ito. Kaya sabi sa verse 10, makikita mo, ako ngayon nakikipagtipan. Ang Diyos na pinagkasalaan ng tao ay nakikipagtipan sa makasalanan. How glorious that truth is. No? Siya na may atraso ko, isipin mo yan, dapat tumakbo ka na. Ang pinagkasalaan mo ay siya na pinakamataas. Pero nakipagtipan, ang nag-initiate ng tipan ay ang Diyos. Pinagkasalaan sa makasalanan. It's not our initiation but God's initiation. Makikita natin yung kagandahan ng Diyos bilang restorer of the broken. No? Sila na nagkamali, siya rin yung magpapanumbalik. No? Kaya sa mga nagkakasala patuloy sa Diyos, tignan niyo ang Diyos. Sa kanya kayo lumapit. Siya yung may kakayahan para panumbalikin kayo. Kung tingin mo basag na basag ka, merong kayang magpanumbalik sa iyo. Merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And how beautiful our God is. It is not on the basis of our work ginawa yung tipanan na yon. It is on the basis of God's grace. Not because of who we are, but because of who God is. May katiyakan dun sa tipan, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya. At ano yung nilalaman ng tipan? Napaka-glorious din ng nilalaman ng tipan. Again, nung nanalangin si Moises at mapagpakumbabang nagsumamo sa Diyos na sila ay samahan, ang ibinigay sa kanila ay tipanan. Ang pagsama ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, at pagtanggap ng Diyos, ay tandaan natin, lingwahe ng kaligtasan. Katiyakan, kaligtasan, tiyak na kaligtasan. And we will see, no? Na ito'y mga biyaya ng kaligtasan na nagkaroon ng katuparan, walang iba kundi sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Nung nanghingi si Moises ng pagsama, ibinigay si Kristo sa atin. No, nagkaroon ng katuparan yung pangako kay Moises, nagkaroon ng katuparan kay Kristo. Anong pagkakakilala kay Kristo? Emmanuel. God with us. Nasa atin, kasama natin. He tabernacle with us. No? Nanirahan ng Diyos kasama natin. Nung hiningi ni Moises ang kapatawaran, nasaan matatagpuan ang tunay na kapatawaran? Kay Kristo at wala nang iba. Nung sinabi niya na tanggapin niyo kami bilang muli, tanggapin niyo kami bilang mana, treasured possession. Eh baliktad na baliktad, pag nagkasala ka sa Diyos, eh parang basura ka na, wala ka ng kwenta. Basura ka. Pero anong ginawa? Binihisan tayo ng damit ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya isipin mo, si Kristo, yung katuparan ng tipan na sinasabi dito, ako'y nakipagtipan. Tapos makikita natin ng Panginoong Hesukristo, ang makasalanan ay naibuklod lamang sa banal na Diyos sa pamamagitan ng tipan kay Kristo. Wala nang iba. Kaya nagkakaroon ng ugnayan, ang makasalanan at ang banal. Na hindi pwedeng magsama dahil kay Kristo. Na napaganda ng tipanan. Yung ginawa ni Kristo ay parang tayo yung gumawa. Yung na-accomplish niya na work, parang tayo yung gumawa. Yung ginawa niyang kamatayan na dapat ay para sa atin, siya rin yung gumawa. Kapatawaran, katuwiran ay binigay sa atin sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Tapos may bonus pa, nabuhay siyang muli, may pangako ng kaluwalhatian dahil kay Kristo. At ito'y sinasalamin sa mga ginagawa natin ng mga sakramento. Kaya bilang iglesia na naghahangad ng mga biyaya ng pagsama, pagpapatawad at pagtanggap ng banal na Diyos, magsimula ka sa tipanan na ginawang ganap at tinapos sa Panginoong Hesukristo. Walang ibang simula kundi si Kristo. Walang sino man ang makakapasok
o makakalakad patungo dun sa lupang pangako na maluwalhati, walang maipupuna, no? Yung lupang pangako na pinangako kina Moises ay hindi maikukumpara sa ipinangako na destinasyon ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan, no? Ito yung higit na mas maganda at walang makakapunta doon at walang makakalakad papunta doon kung hindi kapangungunahan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong ko sa iyo, sinong nangunguna sa iyo? Ikaw ba ay nasa tipanan ni Kristo? Ikaw ba ay may kasunduan kay Kristo? Nababahala ka ba, nagpapatuloy ka na masayang namumuhay habang alam mo na wala kang kasiguraduhan kung ikaw nga ba ay na kay Kristo? Ito'y panawagan para sa iyo. Mapagbiyaya ang Diyos ng tipanan. Ibinigay niya ito para sa mga makasalanan na sa iyo. Ngayon, yung bigat ng pag-amin at pagkilala sa ibinigay ng Diyos. Kilalanin mo si Kristo. Kilalanin mo ang kasalanan. Maraming magsasabi, kilala ko si Kristo. Pero ang problema nila, hindi nila kinikilala na una makasalanan sila. Kaya ang tingin nila kay Kristo, mali. Kilalanin mo si Kristo bilang tagapagbayad, bilang kapatawaran ng mga ginawa mong kasalanan. Walang ibang nakapagbayad niyan kundi si Kristo. Napakamaluwalhati ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung problema ng maraming iglesia. Ganun-ganun na lang na parang dali lang gumawa ng isang iglesia. No? Sino? Yung dating apostle na naririnig-rinig nyo, may iglesia na doon sa Mayamot. No? Alam niya lang yung wallet mo. Yung snatcher din, alam din yung kulay ng wallet mo. Again, huwag magpapaloko sa mga ganun. Kahit parehas kayo ng layunin, dedikasyon, o mga gusto, no, isipin nyo, even if you are passionate about what you are doing, kung wala namang tipanan, hindi kayo iglesia. Okay? Pwedeng pare-parehas kayo, nagkasundo kayo, pumunta sa Araneta Coliseum, kay Pastor Noel ko nakuha yan. Pupunta kayo ng Araneta Coliseum, passionate kayo sa chinichir nyo na team, no? Pare-parehas kayo ng layunin, dedicated kayo, gusto nyo yung team na yon. Pero that is not church. Ang iglesia ay may tipanan. No? Napakaraming iglesia ngayon ang napuo na hindi nagsimula sa pakikipagtipan. Napakarami tuloy ang iglesia na mababaw ang pagtingin sa Diyos at sa iglesia dahil binaliwala ang tipanan. Pero mo, tinuturing na membro yung tao na walang sinumpa ang tipanan o walang pamamanata, walang bigat, no? Na narinig niyo na ba yung pexman, mamatay man? No? Childhood word lang siya na madalas kasama ng mga time purse, time freeze. Share it na. Share it na, no? Yung mga appear. Eh, yung pexman, saan galing yan? Yung salitang pex ay galing sa Spanish word na pecado. Ang ibig sabihin ay kasalanan. Parang sinasabi nun na kasalanan man, kasalanan ng magsinungaling, kaya kahit mamatay man ako, magsasabi ako ng totoo. Kaya pag sinabing pex man, mamatay man ako, namamanata ka. O sumusumpa ka. Sinasabi mo, dun sa kausap mo, saksi ang Diyos, dahil ang Diyos ang katotohanan eh. Pag sinabi mo na, sinasabi ko totoo, saksi na kagad ang Diyos, dahil ang Diyos ay katotohanan. No? Sinasabi mo kagad sa kanya na saksi ang Diyos sa ginagawa ko and namamanata na ako. At yung mga tao, itong klase ng pamamanata, sinasabi niya diyan na ang katotohanan ay higit sa aking buhay. No? When we talk about our lives, di ba seryoso tayo? Tapos meron pang higit pala sa buhay natin, yung katotohanan. Ang katotohanan ay higit sa ating buhay, kaya handa akong mamatay para lang dito sa katotohanan. Totoo ba? Handa ba tayo talaga na mamatay para sa katotohanan? Kaya nga nakikita natin yung dedikasyon, yung kaseryosohan kapag sinabi mamatay man ako. Di ba? Pero ganito ba yung pagtingin natin kapag nakikipag-ugnayan tayo sa iglesia? Kung kaya natin sabihin yan sa tao, ba't hindi mo kayang sabihin yan sa Diyos? Na Panginoon, kung gagawin ko to, mamatay man ako. Di ba ganyan yung lingwahe sa tipanan? Yung pag pinapatay yung mga hayop, hinahati sa gitna, kapag hindi ko natupad yung tipan, mangyari nawa sa akin yung ganito. No, mahati, mamatay. Kasi seryoso. Kaya marami na mga membro ng iglesia, hindi handang mamatay. Hindi dedika. Yung kaninang diniscuss natin, those are products of a church na walang kaseryosohan, hindi sinanay at hindi nagsimula sa dedikasyon. Wala kasing tipanan. Okay, gagawin ka lang membro kasi maganda yung trabaho,
gagawing miyembro kasi bibo, gagawing miyembro kasi maraming talento, o kaya maraming libro, pero wala namang pagtingin kung totoo ba na may pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kaya ang hamon sa atin, sa mga nandito na wala pang iglesia, suriin yung mabuti kung ang iglesia ang papasukin nyo ay nagsimula ba sa tipanan. At ang CCRBC, kung magpapapasok kayo ng mga tao, ay siguraduhin nyo na sila ay may tapat na tipanan sa Diyos. Napakaganda, dahil ang CCRBC, hindi sila nagdalawang isip na magsimula muli dahil nakita nila yung kahalagahan ng tipanan. Ito yung iglesia. Ganito yung mga iglesia na kailangan natin dahil ito yung iglesia ng Diyos. Huwag tayong pagsusuriin naman natin yung mga papapasukin natin. Ang paalala lang natin ay kahit sa amin ay patuloy na paalala. Huwag masyadong maging mahigpit, pero huwag din masyadong maluwag. Hindi dahil, girlfriend na siya niya anyway. Hindi ganon. Suriin nating mabuti. Lalo na pag may mga reasons, yun mismo yung questionin natin. Yun mismo yung tanongin natin. Huwag kang mahiya na magtanong, lalo na kung ang iniingatan mo ay ang ebanghelyo. Huwag na huwag kang mahiya magtanong. Kasi kapag nahiya ka, parang niloloko mo na lang din sila. Huwag mo silang ipahamak. Huwag kang mahihiya na iligtas sila dun sa mga maling pinanghahawakan nila. Paano mo susuriin yung papapasukin nyo sa iglesia? So, tanong lang, kinikilala ba nila ang Diyos? Sa maganda, kaya pinabasa ko kay Rico yung sa 6, dahil dyan natin makikita yung pagpapakilala ng Diyos. Sinabi niya na, actually galing to sa second commandment, ano? Pero nung nagpakilala ang Diyos, ang sinabi niya yung mga katangian niya. Siya ay Diyos na puspos ng kahabagan, mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig, katapatan, nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Yun yung katangian ng Diyos. Ngayon, nung pinakilala ng Diyos yung sarili niya, pansinin nyo yung tugon ng taong nakakakilala dun sa pagpapakilala ng Diyos. Anong ginawa niya? Immediately on verse 8, nagmadali si Moises na itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Anong makikita natin dito? Yung mga kumikilala sa Diyos ay magpapakumbaba sa Diyos at sasamba sa Diyos. Madaling i-claim na kilala nila ang Diyos. Pero ang titignan mo, nagpapakumbaba ba sila? Na aminin na sila ay makasalanan, sila yung nagkamali, sila yung nangangailangan, at sabihin na ikaw ang Diyos na karapat dapat ng pagsamba. Mag-ingat sa mga gusto, yung gusto daw na makilala ang Diyos pero ayaw naman sumamba kasi may online naman daw. Again, yung mga ganong klase ay napakayabang, mas marunong pa sa Diyos na nag-utos na huwag kalimutan ang regular na pagtitipon at yun ay pumapatungkol sa physical. No? Ang mababaw na pagkilala sa Diyos ay tandaan natin nagre-resulta ng isang mababaw na pagtingin sa pagsamba. Kamusta yung pagtingin mo sa pagsamba? Pangalawang tanong na pwede natin gamitin, no? Parang gabay, kinikilala ba nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Makikita ba sa kanila yung paghahangad na maging parte ng iglesia kung saan si Kristo yung laging ibinibida? Nandun ba yung kahandaan na sumampa sa tipanan? Handa silang sumaksi, no? Again, the sabi nila, kapag mahal mo daw, ipabulitin board mo. No, hindi totoo. Sa Kristiyano, hindi ganon. Kung mahal mo, pakasalan mo. Isipin mo, we can apply the same thing. Ano? May pagkasal kasi, we have commitment. Ngayon, kung ikaw ay seryoso sa tipanan mo, again, the declaration of your commitment to God and to His church is through the means of baptism. It's a public declaration na handa akong mamatay. Di ba noon, pag binabautismohan ng mga Kristiyano, kaakibat noon yung danger na sila ay pwedeng patayin dahil ang pinoproklamin lang Panginoon ay si Jesus. Wala nang Cesar na papatay kapag may binautismohan. Pero nananatili ang parehas na prinsipyo ng sino mang nagpapabautismo ay dinideklara na ako'y handang mamatay para sundan si Kristo. Dahil siya yung buhay ko. No? Hindi mababaw yung baptism.
Baptism is confessing that you are a follower of Christ. Hindi na sekreto ang pagiging Kristiyano mo. No, sinasabi mo sa marami, saksi ang iglesia, saksi ang Diyos, na ako ay kay Kristo. Think about that when you get baptized later, no? Isipin mo, hindi ko ikakahiya si Kristo kahit na anumang mangyari. And at the same time, baptism is not just an oath, but a vow na ikaw ay hindi na mamumuhay sa kasalanan, kundi sa bagong buhay na natagpuan mo kay Kristo. Ito yung mga tao na bumubuo sa iglesia, mga tao na nakadugtong kay Kristo, pinagbubuklod ng tipanan. Ang mapagbiyayang tipanan na ito ay mula sa Diyos at siya ring nag-uudyok sa atin na makipagtipan sa mga tao ng Diyos. Kaya ito yung pangalawang punto. Ang iglesyang pinagtibay sa tipan ng tiyak na kabanalan. Nung pinag-uusapan natin yung tipanan ng kaligtasan, ito'y mula sa Diyos. Ito'y ugnayan natin sa Diyos. Pero nung pinag-uusapan natin yung kabanalan, ito'y tiyak na kabanalan, ito'y ugnayan natin sa tao. Gusto mong lumago sa kabanalan, huwag mong babaliwalain yung relasyon at tipanan mo sa mga tao ng Diyos. Again, verse 12. Sabi diyan, mag-ingat ka na huwag makipagtipan sa mga nakatira sa lupain na yung patutunguhan, baka ito ay maging isang bitag sa gitna mo. Sa tuwing may pinagbabawal ang Diyos, ito ay dahil sa ikasasama o ikapapahamak natin yon. Kaya yung word doon na bitag ay nagpapakita ng panlilinlang. No? Mukhang mabuti yung dulot sa'yo, pero kamatayan pala o kapahamakan yung dulo nun. No? Kaya makikita natin, huwag makipagtipan doon sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? That's the negative. No? Pag sinabing huwag, di ba sa Ten Commandments, negative, huwag, tapos pag positive, ito yung gawin mo. No? Kung ang negative side ay huwag makipagtipan doon sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, then the positive side is makipagtipan ka doon sa mga kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya nga, we will see na sunod-sunod, no? Verse 13, yung kaseryosohan na basagin nyo, sirain ninyo, wasakin ninyo yung mga paraan ng mga taong to, sa maling paraan ng pagsamba. Tinatangkilik, pag dumiretso ka, paano ka nakikipagtipan doon sa mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pwedeng inimbitahan ka lang, tapos pumayag ka. Sige, tara. Parang nakikiisa ka, nakikipagtipan ka, nakikipagkasundo ka sa kanila. Mag-ingat kayo dito dahil isa sa mga bagay na mga masasaya at hindi natin masyado pinag-iisipan ay yung reunion. Ano? Example, reunion. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ilan sa mga pinapaliwanag ko parati sa mga magulang ko sa ilang taon ay sinasabi ko sa kanila na ang dahilan kung ba't hindi ako nakakasama sa reunion ay tinatapat nyo ng Linggo. At patuloy, hanggang sa hindi na nila ako ini-invite sa mga reunion. You know? Pero sabi ko, alam nyo naman yung tinatayuan ko at ito'y para sa kanila. Hindi ko sinasabi na para sa inyo, pero sa isip ko, sa akin at sa Diyos, sinasabi ko, para sa kanila to. Titingin sila sa mundo, makikita nila, binabaliwala ang Diyos, pero pag titingin sila sa akin na anak nila, makikita nila na ang Diyos ay karapat dapat ng pagsamba. At doon ko pinapalaki yung mga anak ko at mga pamilya na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Napapahamak, no? Masaya sa reunion, na habang napapahamak sila dahil hindi mo pinapakita na kailangan nila ang Diyos. No? Kaya yung paninindigan mo sa araw ng Panginoon ay para sa kabutihan nila. Sacrifice mo yung onting kasiyahan kung makikita mo naman sila sa kalwalatian. Worth it. Worth it. Oh. Pansinin nyo rin yung salitang bitag sa gitna mo. Anong significance ng bitag? Itong mga tukso, itong mga influence ng mga Diyos-Diyosan ay hindi na nakatago, lantara na. Nasa gitna na. Hindi na maiiwasan. Ang tanging paraan lang ay paglabanan ito. Wasakin. Kaya yung words na, wasakin nyo. Wala na, hindi mo na kayang iwasan eh. Kung babaliwalain mo lang, mapapahamak ka, kaya sirain nyo. Again, wag tayong literal doon sa ano ngayon, no? Sabi ni pastor, wasakin daw 'yan. Ano?
Hindi. Ang dapat mong gawin, manindigan ka sa tamang pagsamba. Yun ang tamang paraan para wasakin ang mga Diyos-Diyosan. Huwag kang mag-give in sa kanila. Pag sinabi ko, alayan mo nga ito. Eh, di ba Diyos yan? Ba't hindi niya kayang kumuha ng pagkain niya? Hahatiran ko pa? Huwag niyang gananin po, ha? Again, manindigan ka. Magkaroon ka ng tamang pakikitungo. Gamitin mo yung mga pagkakataon na inuutusan ka para ipakita sa kanila. Mag-open ka ng discussion. No? Yan ba yung sinabi ng Diyos? Tignan natin sa Biblia. No? Kapag sanay na yung pamilya na makipag-usap sa Biblia, maganda na makapag-regular na pag-uusap. No? Again, you will meet people na hindi kumikilala sa Diyos. O panlabas lang yung pagkilala sa Diyos. Mag-ingat kayo na huwag kayong magkaroon ng ugnayan doon. Do not cultivate your relationship with this kind of people na walang pakialam sa Diyos. Pero positively, on the other hand, ito yung dinedemand ng Diyos sa atin na gawin. Makipagtipan kayo sa mga taong sumasamba sa tunay na Diyos. Layuan nyo yung mga tao na pwedeng naglalayo sa inyo para sa kabanalan nyo, pero i-invest nyo yung oras nyo sa mga tao na may pakialam sa kabanalan nyo. No, makipagtipon kayo, manalangin kayo kasama nila, makinig ng tapat na pangangaral, enjoy the fellowship with these people who cares for your soul. Kaparaanan na nagdudulot ng paglago sa kabanalan. Gagawin nila ito hanggang sa sama-sama nating marating yung kaluwalhatian. Again, I just want to make a qualifier. I'm not saying na huwag kang makipagrelasyon sa mundo. Hindi yan yung sinasabi ko. Kasi may mga relasyon na hindi natin maiiwasan, like our family, our friends, our co-workers. Pero ito yung pagkakataon para tawagin din natin sila sa pananampalataya. Start with the prayer. Desire that they will also encounter God. Hindi yung encounter na alam natin, ha? That they will also encounter God of the Scripture. No, yung totoong Diyos na hindi lang patatayuin yung balahibo mo, babasagin yung puso mo na makasalanan. And that's the real God that we worship. At pagyamanin mong higit yung mga relasyon na yon na makakapagpalapit sa'yo sa Diyos. Paano mo pagyayamanin yung ugnayan mo sa Diyos? Huwag mong pababayaan yung mga ordinaryong kaparaanan ng biyaya no matter what. Make a stand. No? Hindi mo to ginagawa ng biruan. Hindi ko to ginagawa dahil gusto ko yung nasa harap. No, bigotilyo. No, ganda ng tsaleko. Huwag ganon. No? Hindi tayo nakabase sa nasa harap. Nakabase tayo sa Diyos. Regular na pagsasama, kung saan mayamang isinasagawa yung tapat na pagsamba. Tindigan natin para makita ng lahat na may Diyos na karapat dapat sambahin. Pangalawa, paano natin mapagyayaman yung ugnayan natin sa mga tao ng Diyos, paglingkuran mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Sabi ni Evan kagabi, nakikinabang siya sa mga sharing ng mga nakakatanda sa kanya. Wala pa siyang asawa pero natututo na siya para siyang naihahanda sa pag-aasawa. Hindi pa mag-aasawa yan. Ewan ko lang. Pero again, excited siya eh. Sabi, ang dami kong natututunan. Yung differences nila. Ano? Nakakatuwa. Dahil ganito dapat. Ano? Hindi yung differences yung hadlang, kundi yung differences pa yung nagpapabanal sa atin. We are excited in what God has for us laid out in the church. Yung tapat na pagganap natin ng mga ordinaryong ginagawa natin para sa Diyos ay nagiging kalakasan ng iba kahit sa pinakamaliit na bagay. Kaya yun nga yung extraordinary. No? Pinapabanal nito yung iba. Tandaan natin na ang Diyos ang dahilan ng ating pagsasama-sama at pananatili sa mga nawala, sa mga kahit masakit, no? Sa mga tao na ayaw bitawan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, mga nakita natin na mga naki-intermarriage, no? Yung tinatawag natin ngayon na unequal yoking, no? Yun yung isa sa mga masasakit na dinadala-dala ng CCRBC. Again, take comfort. It is under God. No? Nasa ilalim to ng Diyos. At sabi nga yung wording sa 11, pinalayas, tingnan mo, aking pinalalayas sa harap mo, etong mga to na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan,
ay isa. No? Yung unequal yoking ay pagsamba sa Diyos-Diyosan at pinaalis sila ng Diyos. Ito'y kapahamakan sa komunidad ng tipanan. Kaya salamat sa Diyos dahil mayroong komunidad na ginagamit ang Diyos para sa pagpapabanal. Komunidad na gumagawa na nakatingin at bumabalik sa sinumpaan nilang tipanan. Sipin mo, may mga nananalangin sa'yo, hindi lang pag nag-request ka, kahit na hindi ka mag-request, may mananalangin sa'yo dahil nakipagtipan sila na ipapanalangin ka. May tutulong sa'yo kahit hindi ka popular, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka pa nakatulong dati. Bakit? Kasi nakipagtipan sila nung naging membro ka ng pinagtipan na iglesia, tutulungan ka nila anuman yung kondisyon mo. Mga tao na makakasama mo kahit talikuran ka na ng mundo, mga taong kasama mong sumamba, maninindigan pag yung mga nasa paligid mo, mga katrabaho mo, mga kaklase mo, mga pamilya mo ayaw na sumamba, pag tumingin ka sa iglesia, nandun yung kapatiran na gustong sumamba. Maninindigan kasama mo, napaalala ng Diyos, kagaya nung sa propeta sa Lumang Tipan, meron pa akong pinapanatili. Meron ka pang kasama, hindi ka nag-iisa. Dahil sa Diyos, hindi tayo mag-isa. Salamat sa Diyos. Salamat sa tipanan ng Diyos. May mga taong paulit-ulit na magpapaalala, magsasawa, pero magre-repent dahil dapat pala hindi ako magsawa na ipaalala sa kapatid ko dahil parte to ng pakikipagtipan ko sa kanya, obligasyon ko na ipaalala sa kanya yung kaligtasan, yung ebanghelyo, kaya pinag-uusapan namin. Remember Christ. Halalahanin mo si Kristo. Kailan? Sa mga sakramento, sa mga kaparaanan ng biyaya. Kaya sa ARBC po, hindi ko sa ano kayo eh, Lingguan po ang Lord's Table. No? Sa inyo na rin. Pero, again, dahil iglesia kayo, pagdesisyonan nyo yan. Pero napakaganda ng sakramento na yon dahil para sa akin, na nagkasala bawat araw, para sa akin pa rin si Kristo. Nananatiling tapat si Kristo, hindi to nakabase sa akin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Pag nakita ko yung katawan, kapag nakita ko yung dugo, ito'y tunay na biyaya para sa akin na makasalanan. Dito ako titingin, dito ako magpapatuloy hanggang sa balikan niya ako sa kanyang muling pagbabalik. Mananatili ako sa Panginoong Hesukristo. At si CRBC, manatili kayo sa Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo, tunay na walang institusyon na hihigit sa Iglesia ng Diyos. Walang institusyon na hihigit sa Iglesia na pinagtipan ng Diyos. Maging ang pamilya na pinakamamahal ko ay inuudyukan ko na huwag kang tumigil hanggat hindi ka parte ng pinagtipang iglesia ng Diyos. We look to the glory, to the glorification, no? Yung consummation, tinitignan namin yung walang hanggan. We cannot look at the consummation na magkakasama kami hanggat nakikita namin sila na hiwalay sa iglesia. The church is a picture of the consummation. Yung mga nakikita natin na mga miyembro na tapat na nagpapatuloy, ito yung mga kapatid na makakasama natin sa walang hanggan, paglingkuran mo sila ng walang kasawaan. Ibigay mo, nakatingin mo walang pakinabang sa iyo, pero merong pakinabang dahil Diyos mismo yung nangako na merong kang kapakinabangan. Kung si Kristo yung kapakinabangan, bakit ako titigil sa mga kaparaanan? So, as bilang pagtatapos, Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, alalahanin ninyo, kayo ay may tipanan kay Kristo na nagligtas sa inyo. Siyang punong batong panulok kung saan kayo nakaugnay. Tayo'y may tipanan na hindi hiwalay sa iba pang bato na nakaugnay kay Kristo. Humayo kayo na may magkakasamang pinagbuklod ng banal na tipanan, magkakasamang pinagtitibay sa kabanalan at magkakasamang titindig hanggang sa kaluwalhatian. At kapag binabalikan mo at inaalala ang mga sinumpaang tipanan na bibitawan nyo mamaya, mapuno ka nawa ng kagalakan at pasasalamat sa dakilang Diyos dahil gumawa siya ng tipanan para sa iyo na makasalanan. Purihin siya sa walang hanggan. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil tunay na ikaw ang Diyos na matapat na nagtatag ng tipanan na kaya kaming pagbuklurin, kaya kaming pagtibayin, kaya kaming panitilihin. Ito ang kasiguraduhan na meron kami. Ito'y katiyakan dahil kay Kristo. Ito'y sigurado na nakipag-isa sa inyo. Tulungan nyo kami. Ang tipanan ay kapakinabangan sa amin dahil kay Kristo. Matagpuan nawa kami na namumuhay, natapat sa Ebanghelyo. Salamat sa initinatag mong iglesia.
Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan sa maling iglesia. Salamat sa pagtsatsaga. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa awa at biyaya. Tunay kang matapat. Pupurihin ka namin dahil karapat dapat ka sa iyong kalwalatian. Ito yung kagalakan ng lahat ng taong pinagtipan sa inyo. Maraming salamat po. Purihin ka ng lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.